Alam nyo, kanya-kanyang forte kasi yan eh, pinagkaloob ng Panginoon sa atin. There are minister of God that really parang inclined sila when it comes to the system and what is happening around us. So updated sila doon. And meron namang mga pastors that are very good when it comes to prosperity, no? And the others are great. So, sa next Sunday, I would like you to invite your friends. And this is not an information. This is for us to know where we at this very moment. Pagdating po sa tinatawag na 666. 666 is real because it is written in the Bible. It is in the Revelation. Nakita niyo naman kanina. So, maybe most of us ay hindi alam, no, what is the system right now and where is the future leading us to. So, kailangan po natin malaman lahat yun. And sa next Sunday, I would like you to invite your friends. No, sayang kasi pag hindi nila narinig ito, nakita. And they are also the author ng Hell is Real. Sila rin yung may gawa. Actually, I'm proud to say na Filipina pastor ang may gawa nito, no, from Philippines. And some of their video clips ay now, napanood ko na yon, yun din ang sinusundan ko. And how these biochips now being used sa ating society. And I've known some people na who are very rich na meron ng mga biochips sa katawan. But it doesn't mean na sila ay may mark of the beast. No, not unless the prince of this world, si Satan mismo, mag-declare that without this number, you cannot buy or you cannot sell. Yun na yun. Pero pag wala pa namang declaration, at kunyari si Liquan yung nagsabi na lahat ng mga informations ng tao gusto ko naka-implant sa katawan nyo, and this is a good system for Singapore. So wala tayong makuha doon pa to go for it. But if it is a worldwide calling of one government, na sinabi niya without the mark of the beast, 666, you cannot buy, you cannot sell. Doon na po kayo mag-isip. Kung gusto niyo pang magpatatak, o magpalagay ng biochips, o hindi. But to know more information about that, I would like you to come and invite your friends as well. Where we at this very time, sa tinatawag nating Revelation, na tinatawag nilang number by the beast, which is the 666. Now, invite yung mga friends niyo para malaman natin kung saan tayo. Okay, amen. Okay, hallelujah. So how's our 2012? Meron ba tayong pag-review doon sa ating 2012? No? Nakita ba natin yung mga bagay-bagay na kung saan fall short tayo, needs to improve? No, ano yung kulang sa paglilingkod natin sa Panginoon? Saan yung mga bagay na nabigay sa atin ng pressure? No, na hindi tayo makapag-concentrate sa Panginoon? You should evaluate the whole year. So that 2013 will be more, makikita natin gaan sa atin. How can we do the service sa ating Panginoon? So ang aking pong topic sa gabi nito, now is the time of my new year. Eto na. No, and I'm very thankful sa Lord sa ating pong prayer time noong Friday. At napakaganda ng Psalms 100. Na share sa atin ni Tita Heidi. No, it's a good beginning of the new year na malaman natin ang purpose ng Lord, ang plan ng Lord, at ang love ng Lord para po sa atin. Now is the time of my new year. Sabi ni Paul sa mga taga Ephesus, chapter 5 ng Ephesians, 15 at 7. Sabi niya, be very careful. Mag-ingat daw ang bawat isa, now the word is speaking unto us. Then how you live sa ating mga buhay-buhay, not as unwise, but as wise. So ito yung kanyang sinabi sa mga taga-Efesos na kailangan careful tayo pagdating sa pamumuhay natin. Sabi niya, mamuhay ng mga wise,
na mga anak ng Diyos and not unwise. Making the most of every opportunity. Pag mayroong opportunity na masiran ka ng Word of God, then do it. Because time is too short. Pag nakita niyo yung ating ipapalabas next Sunday, you will say that time is too short. And it's moving so fast, no, to declare that He is the King of the world. This, He is the only solution sa lahat ng problema na na-face ng mga bansa. So, make every opportunity to share the Word of God. Because the days are evil. No? Talaga ang mundo ngayon ay hindi na maganda. Therefore, do not be foolish. Sabi niya, but understand what the Lord's will is. This is the key word and the most important of all. To know the very will of God sa buhay mo at sa buhay ko. Hallelujah! Dapat malaman natin bakit tayo nasa Singapore. Bakit tayo nakarinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nakatanggap sa Panginoon bilang Diyos natin na tagapagligtas? What follow next? And what shall we do nung natanggap natin ang Panginoon? So, kailangan dyan ang will ng ating Panginoon at siya po maghari sa ating buhay. Because this is the best will sa lahat ng will na meron po tayo. The Lord's will. So, here we are. First Sunday po natin in 2013. At ako po ay nag-iisip ng mga great things na mangyayari sa taong ito. Kayo din po ba, nag-expect po tayo ng mga magagandang bagay na darating sa inyo sa 2013? Kailangan ganun po yung puso ng isang nakatanggap sa Panginoon. You will not satisfy what happened to you 2012. But rather, you have that expectant heart that every day there are new things na gagawin ng ating Panginoon. Kasi kung paulit-ulit lang yung nangyari, 2012, mangyayari ulit sa iyo, boring ang buhay at walang progress. Amen po ba doon? Kailangan may expectation ng puso how we get well enough this 2013 sa tulong ng ating Panginoon. Magiging busy pa rin po ba tayo gaya po ng 2012? Or magagamit natin ang ating oras sa mabubuting bagay. Meron po tayong 362 na araw. No? When this year is over, ano kaya ang mangyayari? Pag over ng 2013, are we going to look back 2013 na joyful ang ating puso? Yes, maraming salamat Lord, pinagpala mo kami ng 2013. Or we will look back 2013 na parang with all that regrets sa buhay natin. Kailangan merong plans, merong pagplano, merong paglapit sa Diyos ng 2013. Hindi lang tayo tatakbo ng 2013 na parang tatakbo tayo na walang katapusang takbuhan. Kailangan meron po tayong target. So, sabi dyan, maaaring meron ka pusong nag-anticipate or pusong natatakot. Alin po dun sa dalawa ang puso mo sa mga oras na ito o sa year na ito, 2013. Sabi dyan muna, our time in this earth is limited. Very short. Maiksi lang pong buhay dito sa mundong ito. So dapat, kaya nga sinasabi ni Paul sa mga taga-Efesos, make use of the time. Make use of every opportunity. For the time is evil. Days are evil. So, eto po yung number one natin. Our time sa earth na ito ay limited. First of all, we must be very careful how we live because our time on earth is limited. Yun din po sinabi ni Paul sa Ephesians. Sabi niya ang psalmist natin, show me Lord my life's end and number of my days. Let me know how fleeting life is. Ang best na makapagsabi sa atin ng ating future, ang best na makapaghawak ng ating future is the Lord. This is the wisdom that comes from the psalmist himself. No, na siya mismo ang nagtatanong sa Panginoon, what my future will be, O God? What lies ahead? Sa takbo ng buhay na ito, napakabilis, can you show me, Lord, my future? Para pang sinasabi, paanin natin, contemporary English, please, Lord, show me my future. Will I soon be gone? Hallelujah! Dapat meron tayong pagtanong sa Panginoon.
what is life ahead of us? What is our future? The length of our days, 70, 80, no? Kasi ako 120. Alam niyo, maabuti pa tayo 120. 70, 80, dyan na lang nag-range ang buhay, no? Si nanay, maagang namatay. 60 plus na, wala na, no? Kasi sabi dyan ni David din eh, our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow. Because pagdating mo na sa 90, ano na nangyayari sa mga tao? Di ba, nagiging ulianin na. Sabi niya, kung aabot ka nga sa edad ng ganun, pero sometimes life is so troublesome. So sabi niya, ang range ng buhay that you will enjoy might be 70, 80. Kung meron ka pang lakas. At sabi niya dyan, for they quickly pass and we fly away. Nung pinag-aralan ko itong sermon, I use the clock, no? Pag merong 75 years akong ibubuhay, so it means to say na meron pa akong 12,670 days na lang. 75 years times 362, so that is the number. Edad ko times 362, minus mo lang yun, meron pa akong 12,670. So yun yung edad ko. Mabilis sa math. No? Pero it doesn't give me the assurance that I can live 12,670 days. Walang nakakaalam. Baka bukas, mamayang gabi, mamatay na ako. Kukunin na ako ng Panginoon, who knows? Can I say that 12,670 days is for me? Sabihin ko sa akin sarili, meron ka pang 12,000 days so you can enjoy? No one can say that. At walang mag-assure sa'yo. Because anong sabi po sa James, my favorite verse, ay James 4:14. Lagi kong dinidikdik sa utak ko yan na ang buhay ay parang bulak. Makadakay na rin yan, makadakay na wawala. Ganun lang ang buhay. Sometimes, merong top ng bubble, pagkatapos niya, it will disappear. That's life. Who knows? Kaya si Paul, ang kanyang pong encouragement is make use of the time. Take every opportunity na makagawa ng bagay para sa Lord, para sa kapwa mo, at para sa pamilya natin. Hallelujah! Sabi dyan, Psalmist also tells us to number our days so that we will develop a heart of wisdom. Lagi pong sinasabi yan, 300 times na binanggit ang about the heart. Dahil dyan ang source ng lahat ng iyong actions through your heart. Sabi ng Psalms natin, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. That is very, very important po sa pagsimula ng 2013. Kailangan meron tayong pusong matalino. Pusong nakakaalam ng bagay sa puso ng Diyos. Hallelujah! Okay po ba kayo? Amen. Yun ang importante sa lahat, na ang puso mo may wisdom. Alam niya ang mga bagay ng puso ng Panginoon. Sabi dyan, the heart is a vital organ, pumping station ng blood ay yung heart. The Bible mentioned 300 times, at sabi dyan, ang heart daw ay a spiritual part of emotions and desires. Hallelujah, dyan nagsisimula. When you desire something, sa puso nagagalit. Diba, lagi kang excited kung gusto mong makabili ng Nike na bagong labas ni Michael Jordan. Pag na-desire ka, ang puso mo, laging ang lakas ng heartbeat mo, gusto mo makuha yung bagay na yun. Pag may mga bagong gadgets na labas, gusto ko yun. Sa puso nagagalit, it's a desire. Pag nasasaktan ka, it's also the heart. Emotion comes from the heart. Pag masaya, maligaya, malungkot, it's still in the heart. And without the heart, hindi po mabubuhay ang tao. Kaya very important ang heart. That's why, ang sinabi po ng ating psalmist, kailangan meron po tayong a heart na merong wisdom. Ano-ano ang mga yan? Human heart, in its natural, ang condition ng puso natin ay galing saan? Makikita natin, evil heart, treacherous, deceitful,
lahat ng mga bagay na hindi po kanais-nais na dyan sa puso natin. But we thank God, when we receive Christ, ay nabago ang ating puso. But from time to time, ang puso ay gustong bumangon. Hallelujah! Kaya kailangan ang puso natin ay may wisdom galing sa ating Panginoon. At pasabi dyan, bakit sabi ni Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand? Madaya daw ang puso. Kaya dyan ang puso ang kantang ano? Sana'y dalawa ang puso ko. Hallelujah! Bakit? Kasi madaya ang puso. Diba? O ngayon, nakangiti na kayo. Hindi na kayo inaano. Hallelujah! Madaya ang puso. Sabi dyan, beyond cure. But who can understand the heart? Sinong makakaunawa ng puso natin na gano'n? That's why we must have that kind of heart, that heart of wisdom. Sabi dyan, we may not understand our own hearts, but God does. He knows the secrets of the heart. Sabi sa Psalms ulit, would not God have discovered it since He knows the secret of our heart? Kahit hindi man namin ko sabihin sa inyo ang laman ng aking puso, only God knows the exact yung laman ng ating mga puso. God knows our heart. So kung hindi natin minsan makontrol, God is there. God understand and He can cure. Kasi sabi ng sabi, sino ba makakapag-cure? Beyond repair ang mga puso ng tao. But only God can cure our heart because God knows the secret ng ating mga puso. Based on God's knowledge of the heart, God can judge righteously. Ay sabi niya dyan, Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Hallelujah. Very simple ang paglilingkod sa Lord. Pag meron kang gusto makuha sa Panginoon, doble ang pag-serve sa Lord. Hallelujah, i-double mo, kapatid. Because, makikita nun, because God knows. Siya na rin magsabi, ano in the Word. In the Word of God, sabi dyan, the Lord searched the heart and examined the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Hallelujah. Ano pang sinasabi sa Word of God? So that is why heart of wisdom ay yung sinabi sa Book of Acts. Sabi niya, heart of wisdom must be a heart that after God's own heart. Dapat yun ang puso. If your heart wants wisdom, kailangan after ka sa puso ng Diyos. Kung anong laman ng puso ng Diyos, the heart must follow. Ano ba gusto ng Lord? Very simple. Soul. Kaluluwa lang gusto ng Panginoon. He wants soul for the Father. Kailangan maraming makakilala sa ating Panginoon because days are evil, sabi ni Paul. So ang puso natin must be after God's own heart. Ano pa mga gusto ng Panginoon? Of course, gusto ng Lord, ang family natin. Ay ating ma-secure, mabigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Ang mga kapitbahay na hindi pa nakakilala sa Lord, help the neighbors. Yan ang mga gusto ng Panginoon eh. So sabi dyan, a heart of wisdom must be heart that after God's own heart. Ano pa? Above else, we must to guard our heart for everything we do flows in our heart. It means to say, the heart is the life. Kailangan lahat ng ating gagawin must be guarded. It must glorify the Father in heaven. Lahat ng ating gagawin, kailangan yan, nababantayan natin, alam natin, no? Talagang open ang yung isip natin sa nagagawa natin. That is the heart of wisdom na sinasabi ng yung Panginoon. Guard your heart above all else, for it is the source of life. Hallelujah. Intindihan po natin. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos.
Make the most of every opportunity. This 2013, kailangan magawa po natin yan. Make use of every opportunity. Jesus said to Satan, si Satan daw ay robber, a thief, and one of the things he tries to rob from us is our time, because time is very precious possession. Now, pag babalikan mo in the book of Genesis, hindi sana nakapasok ang demonyo sa buhay ni Adam and Eve kung hindi nila binigyan ng ano? Time to what? Communicate to the devil. Binigyan nila eh. Hallelujah! So time is very, very important. Lalo na pag meron kang tinatawag nating covenant sa Lord. No? Sabihin mo na 11:30, Lord, magpipray ako. Then you watch TV. Makikita mo, kinakain ka na unti-unti. No? Lagpas na 12, hindi ka pa nakapag-pray. Magaling dyan ang demonyo. Sabi dyan, nanakawin niya yung oras mo. Hallelujah! Kukunin niya yung oras sa Panginoon para ang oras niya mailagay sa atin. Sabi sa 10 ng John, the thief comes only to steal, kill, and destroy. At wala na po iba. He wants to steal your time. Hallelujah! Sabi dyan, think of the time wasted in sinning, 2012. Kung meron pong ganong klaseng buhay, 2013 should not be. Hindi na dapat dadalhin yun in 2013. We must start anew. A new life with God. Kung may nagiinom pa, alam ko naman wala nang nagiinom dito, mangingin ang tawad sa Lord. No? At dapat mawala na sa ating buhay. No? Gossiping, hindi lamang applicable sa mga babae. No? Lalo na sa aviation. Ako, ang mga lalaki, magaling mag-chismis, no? May nangyari lang sa kabilang line. Ako, sa inyong line, darating na yung chismis. So, hindi dahil lalaki, hindi ka, ano ka rito? Hindi, babae man o lalaki, must get rid of sa part na ito. Gossiping is a sin. Lack of prayer. Kung 2012, mahina ka sa panalangin, dapat 2013, mas lalong double time sa pananalangin. Pride of life, dapat, wala na ito sa ating buhay. Dapat humility ang meron sa atin. Love, understanding, peace sa kapwa natin. Dapat meron tayong ganun. Murmuring. No? Hindi lamang sa pag-intutusan ng pastor, but pag meron pong nakataas sa inyo, na binibigyan kayo ng trabaho, as a Christian, dapat hindi ka nagmumurmur. No? Hindi mo sasabihin, kanina pa ako trabaho na trabaho, ngayon, babaklasin ko na naman ng landing gear. No? Dapat walang ganun. We must be thankful na meron po tayong trabaho. Or else, wala kang hanap buhay. So don't murmur. Backsliding, sekreto lang, umatid sa church pag Sunday, but paglabas dito, parang unbeliever ang buhay. That is backsliding. Hallelujah, hindi tayo umatid ka sa church. Hindi ka okay sa labas. Christian ang tawag sa'yo, no? Backslider ka, kapatid. Hallelujah. Kailangan ang buhay sa loob at sa labas pareho lang, hindi nagbabago. Obsessed sa Facebook, bawas-bawasan ang pag-Facebook. Hallelujah. Minsan ang nakakatulog na sa computer, nalalawayan na yung computer sa naka-Facebook. Sana walang ganun. Obsessed sa video games, sinugrarin no? Obsessed sa lahat ng bagay ay kasalanan. But it is not just sin that makes demand on our time. Sometimes, even good things can make demand. Tandaan po natin ito. A review of 2012, no, I come up with this. Sabi ko, no, hindi lang kasalanan ang nagbibigay bigat sa isang tao, pati mga good things nagbibigay bigat din. Si Martha, alam natin ang kwento, di ba? Mahilig siya maglinis ng bahay, mag-prepare ng pagkain para sa ating Panginoon. Maganda po yung motibo. Very good ang motive. Nagkakasala? Hindi. Pero hindi yun ang best. Hallelujah, wala kasalanan dito sa Martha pag naglinis siya ng bahay, nagpiprepare ng pagkain, nakakainin nila Jesus. No? Sabi dyan, tell her. Si Mary daw, sabi ni Martha. Lord, pag-isabi naman kay Mary, huwag dyan upupuna sa iyo. No? Sabi ng Lord, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one.
Mary has chosen what is better and it will not take it away from her. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay pwedeng iwan kung anumang bagay meron ka. Not unless this is emergency na kailangan ka ng family, kailangan ka ng asawa, emergency. But if you are doing, kaya na dapat eh, pag nagluluto sa bahay, may mga ano kayo, suggestion ko lang, may VIP sa bahay niyo, dapat wala nang luto pag VIP na. So you must cook in advance para yung mga cook makapakinig na salita ng Lord. Hallelujah, this is how important yung salita ng ating Panginoon. Okay ba yun? Hallelujah, we're learning. 2013, dapat ganito ang ating buhay. Buhay na laging nasa piling ng ating Panginoon. So dapat, good na tayo yung service ng ating attendance, prayer meeting, mga Bible studies nyo, go and attend. Hallelujah. Because sabi ng Panginoon, it will not be taken away from you. What you have learned inside the Bible study, inside the church, will not be taken away from you. Yun ang yaman na hindi nawawala. That's the same mistake you and I make almost every day. We get so caught up in here and now that we fail to deal with eternal. The things that will last forever and ever. Sometimes, no, naaagaw ang ating pong time sa ating Panginoon. Sabi dyan, the major maladies, worries of our time, anxiety daw, tsaka stress. He calls it overload. Sinulat ko rin ang overload. People are just plain overload. Overload sa anong bagay? Commitments. No? Sabihin niyo sa akin, pag overload na kayo sa mga Bible study ninyo, bibigyan ko kayo ng reliever. Dahil nakita ko ito eh. No? That sometimes, marami tayong commitment. Pagkatapos mo ng Bible study, may commitment ka pa sa ibang mga barkada. No? Tapos, okay lang kung kasama mo si Mrs. Pero pag naiwan si Mrs. sa bahay, think twice. Your priority will be your wife. Not unless, again, that is emergency ang pupuntahan mo. Pero extra curricular activities lang, pwede may pagpabukas, pwede mabigyan siya ng set ng time. Kasi pagdating mo sa bahay, wala na, alaga po, hindi ka mapakinabangan ni Mrs. na hindi ka na makausap. That is overload. At naranasan ko rin yung overload. Pag overload ang buhay, kailangan ma-clean up natin yan. Mabigyan natin ng mga magandang schedules and timings ang ating buhay para hindi po burn out. Ang hirap yata maglingkod ng halos every week, ganun ang schedule mo. Wala kang sa sarili, wala sa pamilya. Overload. Pangit kong tingnan din. As a result, we soon begin meeting ourselves coming and going because we have overloaded ourselves in the area of commitments. Overload saan? Overload sa possession. Meron pa dito na? Tinignan ko lang. Ha? This includes too much value using your credit cards. Overload ang card, overloading kayo. Hallelujah. Sabi dyan, too much gadget, cellphone. May nakita ako na tatlo ang cellphone. Hallelujah. Pero may reason behind siguro, pagpapala. Hindi naman siya buibil. Basta nakita ko tatlo cellphone. Talo pa ako. No? So, maraming cellphones, no? 10 ang iPads, ang dresses hindi magkasya sa cabinets, no? Mega pairs ng shoes like Imelda, Papi, Imelda Marcos, no? May ganun ba tayo? Sometimes, nakikita ko po rin, but I praise God dahil gusto ng mga members, updated din ako sa shoes, so binibilan ako ng Michael Jordan. So maraming salamat, pero marami na po akong shoes. So, yung mga magbibigay, wag na po. So, medyo overload na rin ang ating lalagyan. So, yun nga, too much. Baka sobra-sobra, no? Asaligpit lang yung damit, nananakaw na rin ang oras sa Panginoon. Hallelujah! No? Pag ganun, medyo iwan na natin sa 2012. 2013, let's begin na maganda po yung pagplano. And why? Because this is will affect your life pag overload ka sa possession. Bakit? Dahil sa pangatlo, overload sa trabaho. You need to overtime para mabayaran yung credit card, mabayaran yung... Diba? It's a practical thing. Pag overload ka,
sa dinami, sa dami ng iyong binili, mag-overload ka sa trabaho because magdo-double up ka para mabayaran ang mga credit cards. Hallelujah. Think about it. 2013, kailangan iba na rin ang ating mga buhay. Amen po ba doon sa mga anak ng Diyos? Amen. And also information. No? Gaya ng mga doktor, kailangan nilang magbasa. 220, nakuha ko lang po sa internet, na articles pala yun a month para ma-upgrade po sila sa kanila pong knowledge about medicine. No? Ganun din po minsan hindi natin napapansin, overload na yung utak natin. Kasi ang daming nakapost sa wall ng FB nyo, sinusundan nyo talaga kahit hindi nyo naman kilala. No? Kahit yung nag-ano lang, kumain ako ng mangga. Wow. Diba? Uy, yung galing-galing nito, nasa mall ako. Nag-post pa. Hallelujah. Pero nag-enjoy tayo, diba? Hallelujah, gano'n, no? May na-hold up. Uy, saan kaya to? Dito-retro-tro ako maghapon na yun. Overload of information na hindi mo naman kailangan. Hallelujah. So, bawas-bawasan na po natin minsan ang nakaka-overload sa atin kasi sa paglilingkod natin minsan, nababawasan din yung time mo sa Panginoon. No? A practical way to start the 2013. Dahil ang internet po natin, ang information niya talagang napakarami na hindi po makaya po ng ating mga utak. Ang pangatlo, understand what the Lord's will. Diba sabi ni Paul sa mga taga-Efesos, kailangan maintindihan natin ang will ng Lord sa ating mga buhay. Sabi niya dyan, no? Ayan, 5:17 ng Ephesians. Now, what do you think ang God's will, ang will ng Lord para sa ating mga buhay sa 2013? Sige nga, I will give you a time to think. Ano ang will ng Lord sa buhay mo? Take it personally. Kahit estudyante ka man, isipin mo kung ano yung will ng Lord sa buhay mo in this 2013. Tingnan natin kung mag-exacto ka sa sinulat ko. Let me make a couple of suggestions na baka makonsider ninyo. Kailangan siya priority. Ano ba ang priority mo na will ng Lord sa buhay mo? Isip? Kailangan nag-iisip tayo, no? Yung mga dedo lang po ang hindi nag-iisip. Isip, ano ang priority sa 2013 na will ng ating Panginoon? Ano bang importante sa buhay mo sa 2013? Isip, my relationship with God through Jesus Christ is the most important para sa atin. Yun ba yung nasa isip ninyo? O bago na namang iPhone? Bago na namang damit, bago sapatos, ano ba priority? Priority mo ang Panginoon. Kung ito yung iniisip mo, tama ka kapatid. We must prioritize the Lord. Kasi pag priority mo ang Panginoon, everything will follow. Kasi yun yung blessing eh. Ang blessing wala sa trabaho. Kumain ka man umaga, hapon, gabi, hindi ka mamasasatisfy ng trabaho. But kung nasa piling ka ng Lord, pagdukot mo ng iyong wallet, $2 lang, parang milyonaryo ka. Hallelujah, yan ang difference. Because you are safe, you are secure, alam mo yung future mo sa piling ng Panginoon. So kung yung naisip mo, relationship sa Panginoon, then well and good. Magandang pag-start ng ating 2013. Sabi ko dyan, if so, then put that at the top of your list of priorities and say, this will, sige, basahin po natin this will. 1, 2, 3, and. This will affect my decision, my scheduling, my relationship with others, and my whole outlook on life. Bakit ano-ano yun? Therefore, when my services to God rolls around, neither rain nor shine, kailangan nasaan ka? Nasa church, nasa Bible study, nasa prayer meeting. No? Yun po yung pinangako natin na priority natin ng Panginoon. So, if so, priority mo ang Lord, kailangan nandun ka because two or three gather in the name of Jesus, nasa kalagitnaan siya. Sabi sa Bible. So whenever may gathering, kailangan nandun ka kasi sabi mo, priority mo si Jesus, nandun si Jesus eh. Hallelujah. Wala daw makakapag-interfere sa'yo, rain or shine, kailangan nasa piling ka ng ating Panginoon.
He comes first in our life. And I worship the Lord, and nothing will interfere with that. You also need to schedule some different time each day to pray and to read the Bible. Pray for yourself, pray for your family, your pastor's family, pastor niyo, the church missionaries and the people. Lahat po ritong mga pastors sa Singapore that I know, I pray for them. Hallelujah. Pinapanalangin ko po sila. Especially mga malalaking churches that can influence. Nasa kamay nila ang malaking bagay. So I pray for them as well. So pray for them. No, makatulong tayo dahil hindi po natin alam. Sometimes, they feel so alone and so far away, you'll never know how much your prayer will mean to them. Hallelujah. At sabi dyan, you will be blessed and grow in faith and trusting God. Hallelujah. You must also spend time with your family. 2030, boys. Nasaan ka may mga tatay? Every husband here ought to have a date night with his wife. Nilagay ko pa dyan para mabasa nyo. I'm serious. Seryoso ako. Kailangan may date time sa mag-asawa. No? At ako'y natutuwa. Dahil nung nagkaroon kami ng bahay, halos every Saturday nagde-date kami ni Mrs. No? Nagde-date na maghanap ng mga mura. Hallelujah! Kailangan natin time with our wife. Ang aking mga anak, no, pag nasisense po nila na wala na po ako sa feeling nila lagi, nagre-reklamo yan sa mami nila. Oh, wala na siyang time. So gigisingin na ako ng asawa ko to spend time with them. Kaya nung New Year, request po nila, spend time with us. Sabi niya, kailangan hindi ka matutatanggap ng call. Yan ang ano nila. Spend time with us. Kaya, spend time together. Spend time with your wife. You ought to have date night with your wife. A time when you just two of you get away and don't have anything else to interfere. Pag date kay Mrs., talagang date kay Mrs., I suggest, please turn off your phone para wala pong tatawag sa inyo. Kasi special time yan kay Mrs. Pwera na lang kung may inabangan ka talaga time na tatawag. No? Na yan nga importante. Then maybe, pero kung gusto mo mag-date sa asawa mo, talagang asawa mo lang intindihin mo. Hallelujah. Kung nag-uusap sa asawa mo, mag-uusap sa kaibigan. Oo nga, oo, ano. Tapos yung asawa mo, matitig sa'yo, dinala pa ako rito. Hallelujah. No cell phones, telephones, interruption. You can just talk. Maybe at a nice restaurant. Ang hindi nyo pa napupunta. Sinasabi ko sa inyo lagi. No? Advice ni Solomon yan. If you have some wealth, o konting pera na pwede naman ka na-afford, dali mo siya sa magandang hotel. Ipon ka ng ipon. Pag na, hindi mo napupuntahan yung masasarap na dapat puntahan. Hallelujah. Sabi na ni Pastor Ed Lapis, tandang-tanda ko pa yung kanyang sabi, pag namatay ka, papalitan ka niya at iba mag-i-enjoy ng kinita mo. Sabi, hallelujah, in front of the pulpit. So, kailangan mag-enjoy ang husband and wife. Okay ba yun, mga wife? Uy, sanay sa bahay. Sanay sa bahay. Hallelujah. Of course, deep inside, natutuwa yung mga asawa. Spend time with your children too. They are growing up very fast. At hindi na po natin makikita ang kanilang paglaki. Huwag tayo rin po mismo wala lagi sa bahay natin. And if you have the chance to bring them with you, dalhin niyo po sila para makita mo yung paglaki. Iba yung lumaki sa iyo mga bata. No? Yung si Nikki ay bata pa, nasa Philippines po sila. Pag umuwi ako, hindi sa kwarto ako matutulog. Madaling araw po ba ako, tinuturo ako, umiiyak. Akala niya hindi niya ako tatay. Iiyak siya, tinuturo niya ako, ako parang bago to. Hallelujah, spend time with your children because time is running so fast. Baka hindi natin makita kanila paglaki. Don't let them get away. Make sure that you spend quality time with your children. Make sure that your family is a very high priority sa ating pong mga listahan. Okay ba yon?
Amen. Now most of us have to work, and I think Christian ought to be a good workers. Pag ang isang company, no, nakita niyo sa resume mo, Christian ka, isang iisipin niya masipag to. Kaya dapat tayo magsipag sa trabaho ng mga Kristiyano. Pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Hallelujah. Kailangan makita yung kasipagan para ma-promote. Minsan nagpipray tayo ng promotion, pero kahit yung boss mo nag-umiiling, no? Ni-increase, hindi pwede ni-increase yan ito. Kailangan bilang mga Kristiyano, makita po sa atin na hardworking ang isang anak ng Diyos. Okay? Who will give them an honest time, an honest day's work, and achieve them. Yun ang kailangan. Because we're Christian, we have a responsibility to the Lord to honor Him through our work. So whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Pag isang Kristiyano, hindi po patamad-tamad sa kanila pong trabaho. Minsan nga eh, sabi ni Nikki, unique daw yung trabaho ko. Kasi trabaho ko lang daw kumain sa restaurant. Hallelujah. Pero sabi ko, hindi rin maganda na. Na-deform si daddy mula nung pumasok sa Metro Pacific. Hallelujah. Wala kang gawin. Papakainin sila, kakain ka rin. Blessing from God. Hallelujah. Nakita naman siguro ng Lord ang ating mga hard work. Kaya merong promotion. And then, learn how to live today. Two greatest enemies of time. Ano yun? Sabi niya, regrets for things you did in the past. At saka, sabi diyan, in the future. Kasi itong I wish it were, nakuha ko ito na every Monday naririnig ko ito. Pagpasok pa lang sa trabaho nung sabi, sana Biyernes na. Ha? Pasok pa lang. Nakakatamad ng Lunes. Sana Biyernes na. Hallelujah. May mga Kristiyano din ganun. Pagpasok ng Monday, pantok-antok pa. Nung tas mo sa trabaho, sasabihin, ha? Sana Friday na, nakakatamad talaga pag Monday. Walang ganun mag-Kristiyano. Mag-Kristiyano, kahit anong araw yan, praise God. Makapagsimula pa tayo ng magandang araw sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. Enjoy prosperity. Sabi dyan, ang pinakamatalino, pinakamayaman. Enjoy prosperity while you can, but when hard times strike, realize that both comes from God. Remember that nothing is certain in this life. Advice po ni Solomon. Hallelujah. Enjoy mo raw ang konting meron ka dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Maganda yung mag-ipon, pero maganda din hindi mo yung tsatsalingin ang wife or ang husband. Enjoy life. No? Pamasyal. Pag meron kaya naman. Conclusion po natin. I pray that during the new year, you may have enough happiness to keep sweet, enough trials to keep you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to keep you happy, enough failure to keep you humble, enough success to keep you eager to do more, enough friends to give you comfort, enough wealth to meet your needs, enough enthusiasm, especially sa gawain sa Panginoon, to make you look forward to tomorrow, enough determination to make each day better than the day before. Dahil ang sabi po ni Paul, this is all the more urgent for you. Know how late it is. Time is running out. Wake up. Our salvation, ang ating Panginoon, is nearer now than we were first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. Ang ating Panginoon will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see.
Don't participate in darkness of wild parties, drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. The time is too short. Jesus is coming back soon. To begin with 2013, kailangan po yung mga na-list down po natin. Practical application naman yun sa buhay. Let's just try to do it. Hallelujah! And serve God with yung makikita natin with the joy inside us, sa paglilingkod natin full of joy sa ating Panginoon. Hallelujah! At alam po natin, ang ating pong 2013 ay napakaganda. Protect yourself with the armor of God this 2013. Ano-anong mga yun? Sabi niya, you desire to tell the good news. Share the word of God to others. For how beautiful are the feet of those who bring good news to the people, sabi sa Deuteronomy. Let your faith be like a shield, and you will be able to stop all the flaming arrows of the evil one. Binigyan na po tayo ng Lord kung paano po natin malalabanan ang mga arrows ng ating kaaway this 2013. Let God's saving power be like a helmet, and for a sword, use God's message that comes from the Spirit. Never stop praying, especially for others. Also pray by the power of the Holy Spirit. If you have tongues, you can use it. Stay alert and keep praying for God's people. Now is the time of my new year. Tumayo po tayo at magpasalamat tayo sa Lord.